Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at pag-uusapan natin ngayon ang reaksyon ng mga fans dito kay Kai Soto sa naging laro niya kahapon kontra sa team ni Kiefer Ravena na Shiga League Stars. So alam naman natin na tinambakan nila Kai Soto yung team ni Kiefer kahapon sa laban nila pero given na yon na parang matatalo talaga yung team ni Kiefer kasi yung dalawang import nila hindi nakasama doon sa laban nila kahapon and medyo hindi rin maganda yung pinapakita ng mga locals nila and yung import yung pangit yung laro nila kahapon. And isa sa mga napag-uusapan ng mga fans is yung naging performance si Kai Soto kasi nagkaroon na double-double si Kai Soto kahapon mga bayan. No? Kung yun nakakamali, second double-double na yun ni Kai Soto. Pero yung mga fans, especially na din ako, hindi pa rin naman ako ganun ka-impressed sa pinapakita nitong si Kai Soto sa B-League. Kahit na nagkaroon siya ng double-double kahapon, tinambakan nila yung Shiga. Pero take note kasi yung team ni Kiefer mga ba is nasa third to the last sa buong team standings ng Japan B-League. Nasa 22nd spot sila out of 24 teams sa Japan B-League. So obvious or given na talaga na mananalo talaga and maganda yung ipapakita ni Kai Soto doon sa game na yun, makakascore siya ng malaki or makakadouble-double siya. Okay? So, kumbaga easy na lang yun para sa team niya na Kai Soto. Bonus round, kumbaga, itong team nila Kiefer Ravena. So, para sa akin, hindi pa rin naman ako ganun kabilib kasi may times din na nababangko pa rin si Kai. Hindi ko alam kung iniwasan mo nilang injury or ganun na talaga yung estilo ni Coach Kyle Meeling sa pagko-coach. So hindi ko hindi ako ganun ka-impress kasi especially yung laruan ni Kai Soto kahapon ganun pa rin. Wala namang pagbabago sa laruan niya, yung mga points niya galing dunk. Nakatira siya ng isang 3 point kahapon. Tuwa yung commentator pero ito talaga yung napansin ko kay Kai, magaling lang siya pag mahina yung nakakalaban nila. Okay, especially yung mahina yung mga import, hindi ganoon ka physical. Hindi katulad dun sa mga ibang nakalaban ni Kai ng mga import na talagang sobra mamisikal sa kanya. Okay, and kahit na nga hindi ganoon ka physical yung import ng Shiga kahapon eh, hirap pa rin si Kai Soto eh. Okay? Mga na pa binabanggaan niya, siya pa yung tumatalsik na outbalance. Hindi ko alam kung natural na ba yun kay Kai Soto or ganyan na ba talaga siya na malamya, malambot ang katawan or kulang lang ba sa training, pero ganoon pa rin naman yung laruan niya, walang pagbabago, walang post move, hindi kayang gumawa ng sariling tira, tsambahan kung makapasok ng tres, lahat ng puntos, alley-oop, dunk, ganoon, kahit floater or mga hook shots, wala eh, ang lamya, hindi rin pumapasok, swertihan lang din. So, hindi pa rin ako ganun ka-impress sa pinakitang performance ni Kai Soto kahapon kahit na nagka-double-double siya. Kasi given na talaga yon na maganda yung ipapakita niya, malaki yung may score niya. Kasi hindi naman talaga ganun kalakas or contender yung team ni Kiefer. So, sana pagdating ng playoffs, mas mag-improve pa talaga itong si Kai Soto dahil kung ganyan pa rin yung ipapakita niya, magiging performance niya, talagang kakainin siya sa ilalim ng mga malalakas na import ng mga malalakas top tier teams sa Japan B-League. So doon talaga masusubukan si Kai Soto pagdating ng playoffs. Kung kaya niya nga ba talagang makipagsabayan kahit dyan sa Japan B-League. Okay, para may pagpatuloy yung kumbaga pangarap niya makapasok sa NBA. So yun lang mga bay, yung point ko, yung take away ko doon sa naging performance ni Kai Soto kahapon. Maraming salamat sa panonood.